Hello po mga ka-loads at welcome back po sa channel natin. So it's nice to be back naman po sa channel natin. So dito po makikita nyo dalawa pong klaseng circuit breaker po ang makikita nyo. So itong sa kabila, unahin natin ang madalas pong ginagamit sa mga residential na bahay na breaker ay tinatawag nilang MCB. So ito na ang pangalawa, ito po ang bagong presentation pero ito review na lang natin. Ito po ang tinatawag nilang RCBO. So dito tayo mag-umpisa mga loads. So ito na-review na natin. Pero may kunting idadagdag po tayo dito para naman po sa mga kaloadin natin na malapit pong bababain na bahay. Dito po ngayon sasabihin natin na malaki pong tulong ang RCBO. Kapag po malakas po ang baha o pumasok po ang tubig sa bahay, napakalaking tulong po ang isang RCBO. So dito tayo muna mag-umpisa. Sinali na lang natin ang MCB. So ang MCB po, tinatawag po siyang MCB ay Miniature Circuit Breaker. So ang isang MCB po mga loads ay mayroon po siyang protection sa overload at saka sa short circuit. Yan po ang protection sa isang MCB. So dito naman po sa RCBO. So ang RCBO po mga loads ay Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection. Kung ano po ang mayroong protection sa MCB, mayroon din po dito sa RCBO. Kaya lang ang isang RCBO ay marami pong protection na kaya niyang gawin. So ang RCBO po ay mayroon siyang overload protection at saka mayroon rin siyang short circuit protection. Tapos ang pangatlong nadagdag po niya ay mayroon po siyang unbalanced load. Tapos ang pang-apat po niya dito, yung pong pinaka-importante sa lahat, yung tinatawag natin ground fault earth leakage current. So, unahin natin mga loads, yung sinasabi natin na short circuit. So, yung ibig sabihin doon sa short circuit po mga loads, kapag ang L1 at saka yung L2 dito, nagkakontak po dito, yun po, mag-short circuit po at kayang mag-protect. So, mag-shut off po ang isang MCB. Ang MCB po pala mga loads ay wala po siyang trip na mangyayari. Hindi katulad sa ibang circuit breaker na mayroon siyang trip. Pero ang mga MCB po, kusa talagang bumababa o nasya shut off po ang isang MCB. Tapos pangalawa, yung sinasabi natin na overload protection. So katulad dito, may rated pong nakalagay na C20 po mga loads. So ibig sabihin doon, 20 ampere po ang rated na MCB po ang ginamit natin dito. Kapag umabot po ang load mo dito sa baba na 20 ampere o itong C20, doon po magti-trigger ang isang MCB at kusa itong the drop o siya shut off. Pero kung hindi pa siya aabot sa isang 20 ampere po mga loads, hindi muna siya mag-o-overload. Kaya pa. Saka idagdag na rin natin, kapag ang isang breaker galing sa short circuit, hindi po mainit ang isang circuit breaker mga loads. So madali mong malaman, kapag hindi po siya mainit, galing lang yun kung sakaling bumaba ang isang MCB. Pag bumaba lang ang isang MCB at galing siya sa short circuit, so ang isang MCB po, hindi po siya mainit. Pero pag galing po siya sa overload na gamit o lumagpas na ang gamit sa 20 ampere po, ang isang MCB po mga loads ay napakainit po, hindi mo bastang mahawakan. Tapos hindi mo rin bastang ma-switch, kung i-switch on mo ang isang MCB na mainit, babalik po siya sa baba. So hintayin niyo pong lumamig ang isang MCB bago mo siya ma-switch on muli. So yun po mga loads, ang MCB na protection. Dito naman sa RCBO natin, ito ngayon po ang bagong RCBO na nakita ko. Kasi ang isang RCBO po ay mayroon switching sa ilalim dito. So i-switch on natin para makita. Yan po ang bago ngayon. So ang dati natin na RCBO, wala po siyang nakalagay na quit o input. So dito sa bago po, mayroon lang nakalagay. So mamaya i-explain natin dito kung bakit may switch off po dito. So balik po tayo doon sa short circuit at saka sa overload, mayroon ang RCBO. Pero ang nadagdag po, yung sinasabi nating unbalanced load. So, mayroon siyang protection sa unbalanced load. Ibig sabihin mga loads, ang line 1 at saka line 2 mo dito, dapat po magkapareho po ang load. Kapag ang current po sa baba ay hindi po magkapareho, automatic, masyashut off po ito.
So kailangan balance ang dito. Pero itong MCB, kahit hindi balance, okay lang ito. Walang protection sa unbalance. So kahit mataas o mababa sa kabila, okay lang, tatanggapin yan sa MCB. Pero kung dito na sa RCBO, automatic po ito mga load na masya-shut off. Kaya napaka-sensitive po dito sa RCBO natin. Kasi kunting luwag o hindi maayos, simple pag isa maluwag, medyo mataas ang load, mag-unbalance load ang current. So automatic po, makakat po ang RCBO. So ang pang-apat po na pinaka-importante dito sa RCBO, yung sinasabi natin na ground fault, earth leakage current. Kapag ang linya po dito sa line 1 at line 2, kahit saan po sa dalawa, kapag natas po niya sa ground o yung wire mo nakadikit sa lupa, automatic po itong masya-shut off mga loads. Basta lagyan mo lang ng ground wire. Kasi kung walang ground wire, hindi rin madidetect sa isang RCBO. Kapag walang ground wire, kasi minsan po ang iba naglalagay lang ng dalawang wire. So kailangan, sayang naman ng isang RCBO kung dalawang wire lang po ang gagamitin mo. Dapat tatlo ang gagamitin mo mga loads para meron kang ground protection. So ngayon po, ang gagawin natin, mas ipofocus natin ito ngayon dito sa RCBO kasi ang purpose talaga natin, kapag babahain po ang bahay mo, so may papakita muna po ako sa inyo mga loads para naman kung anong ganda ba talaga ang isang RCBO. Dagdag idea po sa mga kaludin natin. So, saan ba dapat ilalagay ang isang RCBO natin sa bahay na breaker? So, may ipapakita po ako sa inyo mga kaludes. Ito po. Ito po ang bahay. So, ipagpalagay natin na ito po ang bahay. Kapag bumaha po o mataas ang tubig, siyempre, ito ang door entrance mo sa bahay. Kapag malakas po ang buhos ng ulan at biglang papasok po dito sa bahay at tumaas po ang level, ganun, tumaas po ang level. So ang una pong matatamaan po dito mga loads ay yung mga outlet natin sa baba, yung sa convenience outlet. Kasi mababa lang yun, almost nasa 1 feet lang ang taas. So kapag nabasa po ang isang outlet dito natin sa bahay, delikado yun mga loads. Kasi kapag malapit ka sa outlet at doon ka nakadikit doon sa malapit at nabasa yung outlet, pwede kang makurente at mag-grounded. So sa madaling salita po, isa ang RCBO na pwede mong gamitin. Kapag ang tubig po dito tumaas at natatamaan po sa tubig ang isang outlet at ang ginamit mo ay RCBO, automatic po mga loads, lahat po ng outlet mo sa baba, automatic po masya-shut off kapag itong RCBO ang gagamitin mo. So ito, pwede mong ilagay sa lahat ng outlet mo sa baba para just in case na pumasok po ang tubig, automatic pong masya-shut off po ang mga outlet natin sa bahay. So meron pa tayong idagdag na pinaka-importante po sa lahat. Mostly po sa bahay natin, isang breaker lang po ang ginamit sa mga maliit na bahay. So ngayon, paano po kung pumasok ang tubig? So hindi ka pwedeng mag-shut off sa breaker mo kasi madilim. Ipagpalagay natin madilim na bumaha po na tapos pumasok ang tubig. Napakadelikado kung madilim naman na basta mo na lang isa shut off. Kaya advice natin sa mga kaloads natin, kung babahain po ang bahay mo, dapat po ang linya mo sa outlet, may branch outlet po kayo. Iba? Nakasiparate po ang branch outlet sa mga ilaw sa bahay. Para just in case po na pumasok ang tubig dito sa bahay, pwede nyo lang i-shut off ang breaker. Pero kung naka-RCBO ang gamit mo na katulad nito, ano problem mga loads? Automatic yan, magsha-shut off. So mamaya ipapakita natin kung paano yan gumagana. So yun ang pinaka-importante. Kasi kapag isa-shut off mo ito sa breaker mo na isang breaker lang sa bahay, tapos na madilim, hindi mo maulayin kung anong klaseng hayop o mananap na pumasok sa bahay. So hindi pa natin kasama dyan kung may ahas papasok. Kaya importante rin na may ilaw ka talaga. Kaya lang yung ibang mga bahay, isang circuit breaker lang ang ginamit. Kaya mahihirapan kang mag-shut off. Kaya kung madalas pong binabaha po ang area nyo, dapat may branch outlet po kayo sa bahay. Nakasiparate ang outlet at saka yung ilaw natin sa bahay. So ngayon po mga kalods, susubukan natin ang protection. So uunahin natin yung sinasabi natin, short circuit. Kaya ba niyang mag-short circuit? Itong mga MCB, tested na natin ito. So review natin ito mga kalods. Kasi mayroon pong bagong nadagdag. May nakalagay na quit
at saka input po. So ang ibig sabihin po dito, kapag galing po sa kapag i-quit po itong nakaganon, nawawala po ang protection. Pero pag ibalik mo ito, balik protection po ang isang RCBO. So yun na po, nakita na natin na naglalagay na sila ng ganito. Kasi napaka-sensitive minsan po ang mga RCBO. Kaya kung minsan nagtitrip po bigla, so pwede mong i-quit muna for emergency. Yan, naka-quit. Kapag naka-ganon po ito, quit. Tapos kung i-input mong naka-ganyan, so wala, hindi naka-quit ang protection. So ang una natin gagawin, susubukan muna natin kung paano mag-energize itong testing monthly nakalagay. So ibig sabihin nun, every month po, magte-test ka dito. So ang testing, hindi rin gagana kapag walang supply dito na 220 volts mga loads. Katulad nito, pag i-push button mo, hindi yan bababa. Kailangan may supply na papasok na 220. So susubukan natin lagyan ng wiring. So ayan po mga loads, nalagyan na natin. So ang klase po na ginamit natin na RCBO po ay may nakalagay na line at dito sa kabila may in o neutral. So kung ano ang line dito, ganun din sa baba, line. Tapos dito sa baba, neutral. So dalawa po ang klase sa mga RCBO. Itong klase na naka-line at neutral, at saka yung line to line. So itong line at saka neutral, pwede mong gamitin mga load sa line to line at saka siyempre sa line to neutral. So kung gagamitin mo ito sa line to line, kahit po magkabaliktad ang paglalagay dito sa terminal, pwede lang. Pero kung naka-line to, line to neutral po ang gamit mo, dapat sundin mong nakalagay na line dito at saka neutral din dito sa kabila. Ganun rin sa baba. Ito yung line, ito yung neutral. Pero ang gamit natin dito mga loads, line to line po ang gamit natin. Susubukan natin ang test probe dito. So isi-switch on mo siya dito, tapos i-push button mo para malaman mong mag-shut off. So, ayan po. Yan po ang isang RCBO. Ang mga MCB po, wala pong ganyang nakalagay o push button monthly. Wala po mga loads. Ayan, ang isang MCB. Dalawang protection lang yung sinabi natin. Tapos, ang isang RCBO, katulad nito, wala namang nakalagay na in and out. So, pwede pong maging reversible po ito mga loads. Tapos, ang rated pong nakalagay is 20 ampere po. Standard po ito gamitin kapag sa convenience outlet mo gagamitin. Tapos maximum, sasabihin na rin natin dito, maximum na pwede mong gamitin, 10 pieces po mga loads na convenience outlet ang ilalagay mo. Pwedeng-pwede kaya sa 20 ampere. Tapos, simple susubukan na natin ito mga loads. Ang una nating susubukan, yung short circuit. Kaya ba niyang mag-protect ang RCBO? So lalagay muna natin ito ng wire sa baba. Okay. So ang sabi natin, can protect short circuit. So ibig sabihin po mga load, kapag itong dalawang linya po dito, magkadugtong po ito, automatic pong masya-shut off po ang isang RCBO. So gaganunin lang natin mga load. Iyan, naka-off pa yan ngayon. So mga loads, paalala mo na sa mga kaloads, don't try this at home. For demo purpose lang mga loads. So isi-switch on na natin. Yan. So ang gagawin natin, ikakandit lang natin. So para makita sa mga kaloads natin na 220 po ang ginamit natin, kailangan natin ipakita na gumamit tayo ng 220 volts dito mga loads. Line to line po gamit natin. So ilalagay ko ang tester dito mga loads. So yan, makikita nyo, nasa 242 yan, mga loads, 43. So nakaline to line po ang gamit natin. So ang gagawin natin, susubukan natin siyang i-short circuit itong dalawang wire kung magsa-shut off ba ang RCBO. So susubukan natin, 1, 2, 3. O yan po mga loads, naka-shut off po yan. So ibig sabihin, kahit pa dumikit yan, wala na. So yan, makikita naman, naka-shut off na po ngayon. Tapos subukan natin ibalik, baka nasira na si RCBO, i-switch on natin ito. Tapos susubukan natin ang test probe. So ayan po, okay po ang RCBO natin mga loads. So ang next natin gagawin, sa unbalanced load tayo, kung paano mag-unbalanced load. Gagamit lang tayo ng bulb. So ang pag-unbalanced load, isi-switch on muna natin ito. Ayan. Switch. Subukan natin pailawin muna sa 220 ito. So dito lang sa baba. Oh, yan mga loads, naka 220. Kapag unbalanced load po ang pagsasabihin natin, lalagyan muna natin ito ng
para hindi nakahanga po siya. Yan, yan. So, gagawin natin mga loads. Ito po, para ma-unbalance po siya, ilalagay natin ang isang linya dito. Yan, ilagay natin isang linya dito. Tapos yung isa sa taas. Ibig sabihin, dumaan yung load isa dito, pero yung isa dito hindi dumaan. So, unbalanced load ang tawag doon. Kasi isang linya lang ang pinadaan dito. Ito, ilalagay natin. Tapos yung isa, hindi dumaan. So, may load na papasok dito. Dito, wala. Unbalanced ito. So, subukan natin. Dito ko ilagay yung isa. Tapos dito ko ilagay yung isa. So, ayan po. Nag-shut off po siya. So, matagal siyang nakashut off kasi napakalit po ng wattage dito. Nasa mga 3 watts lang po ito. So, isa pa. Switch on natin. Yan. Switch on muna natin isa pa. Switch on. Tapos sa kabila. So, baliktarin natin. Dito na naman tayo sa neutral. Ito dito isa. Tapos ito dito sa kabila. O, yan po mga loads. Nag-shut off po. Yan, makikita. So, yan po. Ang isa, napaka-sensitive. Kapag mayroon pong unbalance na mangyayari sa load side, automatic shut off po ang isang RCBO. So, ang next natin mga loads, yung sa ground fault protection naman, yung ground na sinasabi natin. Ito po mga loads, ang ground wire. So, ang ground wire po mga loads, yun ang sinasabi natin na nakabaon po ito sa lupa na may steel rod. Kaya kung gusto nyo makita mga loads kung paano po maglalagay ng ground rod na gusto mong maglagay ng ground po sa bahay, pakiclick po sa link. Ilalagay na lang natin dyan para makita yung ideal na kung paano ba maglalagay ng ground wire sa bahay kung gusto mong maglagay ng ground protection o ground wire. So ang gagawin po natin dito sa ground wire, itatas natin dito sa load side mga loads. Ano ba mangyari kung may ground po, sabihin natin, ang linya po dito sa linya sa 220, naka-touch po sa ground. So, yun po. Kasi ito, ground po ito. O yan, hinawakan natin itong ground. Wala ito, 0 volts po ito. So, ang mangyari, sakaling ang wire po nakadikit sa ilalim po o sa lupa, parang ganun na rin po ang mangyari. Titingnan natin kung gagana ba ang isang RCBO kapag nakadikit po ang ground wire sa RCBO. So, isi-switch on natin ito. Yan. So, ilalagay natin siya sa line muna. Line, susubukan natin. So, ayan po. Nag-shut off po siya. So, ngayon, sa kabila na naman, sa neutral. So, susubukan natin sa neutral na linya. Pero, paalala, naka-line to line po ang gamit natin, mga loads. So, neutral. So, ayan po, mga loads. Naka-shut off. Ibig sabihin, accurate po talagang gamitin ang mga RCBO. So ngayon, ang gagawin natin, susubukan natin siyang i-quit ang protection ditong nakalagay. Sa input may nakalagay, tapos quit. I-quit natin siya dito. Yan, naka-quit. Ngayon, subukan natin siyang i-ground. So, yan po mga loads. Nawawala po ang protection kapag naka-quit pong nakalagay. So, iskabila pa tayo. So, wala. May ilaw. Kumakadit lang. So, ibig sabihin dyan mga loads, nawawala po ang protection. So, nakita ko rin na nilagyan nila ng ganito para just in case na mag-shut off po sa'yo sa bahay, pwede mong i-off lang muna. Saka trubulin mo na lang para just in case na nalaman mo na mayroon talagang fault na nangyari doon. So, kasi ang mga RCBO po kasi napaka-sensitive minsan. Kaya, parang naglalagay na rin sila ng optional na pwede mong gawin. So, ayan po, mga loads, nakikita nyo na. So, para mas makita nyo naman sa MCB, baka sabihin ng iba, subukan natin ang MCB kung kaya bang gawin ni MCB sa RCBO. So, ililipat muna natin yung supply sa 220. So, ayan po, mga loads, nalagay na natin MCB. So, ang gagawin natin sa MCB, so subukan natin, lalagyan muna natin ito ng wire sa baba. So, yan po, mga loads, lagyan na natin ng wire. So, ang gagawin natin dito sa wire, simple, susubukan natin siyang i-short circuit. So, ang mga MCB po, magaling po talaga. Accurate po sa mga short circuit po, ang isang MCB. Pagdating po sa short circuit, at saka sa overload. So, ngayon, susubukan natin siyang i-short circuit, mga loads, ang MCB. So, switch on natin.
So, don't try this at home mga loads. So, naka 220 ito. So, subukan muna natin na may 220. 220 ba ito? Okay. So, yan po mga loads. Naka 244. So, ang gagawin natin, iso-circuit natin kasi yun ang effective dito sa mga MCB. Meron protection sa short circuit. So, susubukan natin. So, ayan po mga loads. Medyo malakas yung impact doon ha. So, naka-shut off. So, ibalik natin. Okay, tapos, titistira natin. Baka nasira na si MCB. So, subukan natin. Tistir tayo. Okay. So, ayan po mga loads. So, okay pa si MCB po mga loads. So, ang next natin, i-shut off muna natin. So, ang next natin, yung sinasabi natin na unbalanced load. So, tatanggalin muna natin ang wire. Switch on muna natin dito mga loads. Yan. So, susubukan natin kung may 220 ba. O, okay pa ba si MCB? So, ayan, okay. So, gagawin natin, i-unbalanced load. Ipareho natin sa ginawa natin dito sa RCBO. Isang linya dito, tapos yung sa kabila, isa. So, dito natin siya ilalagay mga loads. Dito, at saka dito. So, ayan, makikita. So, wala siyang protection sa unbalanced load. Tapos sa kabila, susubukan natin dito at saka dito. So, ayan po mga loads. So, walang shut off po na nangyari. So, ang next natin, yung ground fault. So, titingnan natin kung magka-ground fault, kung mag-trip ba siya. So, ang ground natin, ito po mga loads, susubukan natin kung magka-ground ba. So, wala tayong gagawin dito. So, ilalagay natin dito sa baba, sa load side natin. So, tingnan natin kung mag-shut off ba siya. So, wala. Kabila. So, wala. Makikita naman, oh. Nag-spark lang. So, yun ang kailangan po, mga loads. Dalawa lang ang protection dito. Dito, apat po ang protection sa RCBO. So, ang next natin, mas excited po ang gagawin natin. Kasi, gagamit tayo ng, ito po mga loads, yun po na natin. Ito po ang outlet natin, naka 3-prong. Ito yung klaseng outlet na 3-prong. May nakalagay na ground. Tapos, kung titingnan nyo dito sa outlet natin mga loads, medyo maliit po ang butas na paganon. Dito, mataas. So, ibig sabihin doon, itong mataas po, dito nakalagay ang neutral wire. Ang maliit naman, dito yung line. Pero pag line to line ang gamit mo, kahit po magkabaliktad ang paglalagay, pwede lang. Pero sa line to neutral, hindi ka pwedeng magbaliktad. Kung nasa ano ang line mo dito, dito ng line, dito mo ilagay. At dito ang neutral. Kasi kung basta-basta mo na lang ilalagay, magka-short circuit po kayo mga loads. Dapat sundin mo ang nakalagay. Ito ang, kaya nga may ganitong klaseng mga outlet. Kung titingnan mo, medyo may maliit na haba ang butas sa kabila mataas. Kasi yun po ang para sa neutral na linya. At ito naman ang para sa line. Kung naka-line to neutral po ang gamit mo sa bahay. Tapos ito naman ang ground. May indicator namang nakalagay ang ground. So bubuksan natin. Tapos lalagyan natin ng wire para makita sa mga kalode kung paano maglalagay ng 3-prong outlet na ganito. So bubuksan natin. Yan. So kung titingnan mong nakaganon ang kabe natin mga loads. Yan, titingnan mo, pag tinanggal mo, itong di kabila ng butas, ito yung sa line. Ito yung terminal. Ito naman ang para sa neutral. Ang center pong nakalagay dito, kung may kabe, kung makikita mo, yan po ang ground. May nakalagay pong ground. So, yung center, yan po ang ground. Tapos, ang paglalagay sa wire, may wire po tayong ipapakita mga loads. Naka black, white, at saka green. Kapag gagamitin mo ito sa line to line, kahit po magkapareho ang wire na black, pwede lang kasi line to line. Pero yung green dito, dapat green talaga. Na yun ang indicator, ibig sabihin, na ground wire. Kasi pag kapag pareho po kasi ang itim, mahirap ang mag-recognize kung anong klaseng wire ba yung ground. Kaya laging tandaan, naka-green po ang ground wire. Itong white, itong black, ito yung para sa line at itong white para sa neutral.
So ilalagay natin. So pinakita ko lang ang wire para mas masundan sa mga kaludi. Pero kung line to line ang gamit mo, kahit magbaliktad po mga loads, paglalagay pwede. So standard use na lang natin para sakaling maglalagay po kayo ng outlet sa bahay na 3-prong, ito po ang gagamitin nyo mga loads. So ang gamit dito, naka-surface type po ito mga loads. So magandang klase ng outlet ito, Omni. Kasi may mga lock pong nakalagay dito sa, makita mo, mas madali pong ilagay. So makita naman dito ngayon. So bubuksan muna natin ito. Ito yung klaseng maganda kasi pwede mo na lang isaksak dito ang wire, makikita naman dito. So unahin natin, so baka makamali tayo. So nakaganyan, so standard na lang natin. Dito nakalagay ang white, yung neutral. So makikita naman ang engine at saka yung ill sa loob. So unahin natin yung neutral. Neutral, so nakaluwag na po ang wire dito. So isaksak lang natin, ganoon. So screw. Ito yung maganda sa Omni na outlet po mga load. Hindi ka na mahirapan kasi may flat na po ang paglalagyan. Yan. Okay. Tapos, sa kabila, neutral, ito pala sa line, black. Yan ang kalagay dyan, L mga loads. So dito natin ilalagay. Isaksak mo lang masilalim. Tapos screw. Screw natin dito. So next, sa center na tayo, yung para sa ground. Yung ground dito, huwagan pa natin. Speed yan, isaksak lang natin dito. Okay, yan. So, pagkatapos ating malagay yan, mga loads, meron pa siyang lock na nakalagay. Ito yung maganda. Oop, may makita. So, meron pang nakalagay na lock po dito. Ito maganda sa Omni. May lock po siya para hindi po siya mahibla. So, ilalagay mo lang siya dito. Yan. Yan po, mga loads. Nahigpitan na natin ang lock. So, ayan, makikita na mga loads. So, yun ang neutral. Ito yung line sa black at saka green yung ground. Tapos, itakrip na natin. Yan. Okay. So, yan po. Nahigpit na natin yung cover. Siyempre, kapag nalagay po ng ganito, hindi mawawala pong mag-tester ka sa needle dito. Yung dulo. Baka kasi may short circuit pong nangyari dito. So, double check. So, kailangan testiran mo ito. So, tester tayo. Gamit natin yung multi-tester natin, mga loads. Yan. Yan. Tapos, palar muna natin. Yan. Madidinig ba? Yan. Zero. So, dapat hindi ito mag-alarm. Kasi pag nag-alarm po, ito, may short circuit pong nangyari. So, para makita. Yan. So, dito yung isa. At dito yung isa. So, hindi naman naka-zero. So, okay lang, mga loads. Yan. Resistant ko yan sa kamay. Kabila, wala, wala, asa ka dito, wala. Pag mag-short kasi ganyan po ang mangyari. Yan. So naka-zero. So wala pong short circuit ito mga loads. Okay na. Ito sa terminal, susundin mo. Line, neutral, tapos line. Pero kung naka-line line to line tayo dito, kahit po magbaliktad itong puti at saka itim na wire kapag line to line. Pero line to neutral gamit mo, sundin mo yung nakalagay. So, susundin na lang natin para standard sa tingnan. Neutral. So, white tayo. Neutral, mga loads. Yan. Neutral. Next, ang black dito sa line. Yan, nakalagay. Tapos, next natin, itong green. So, i-off muna natin ito. Plus 50. Off, hindi pa itong wiring. So, yung ground. Yung ground natin mga loads, so ikukunik ko lang. Ito yung ground, yung sabi natin na nakabaon sa lupa. So ikukunik mo lang siya dito mga loads. So next na natin, ililipat muna natin itong wire, yung supply natin para dito sa RCBO natin mga loads. Higpit na natin mga loads. So ang next na gagawin natin ngayon ay, so balik muna tayo dito. Diba sabi natin, kapag pumasok po ang tubig sa bahay, tapos ang una pong matatamaan sa tubig ay yung outlet natin. So, ang gagawin natin, yung outlet natin, ilalagay natin sa tubig doon sa garapon para makita natin kung paano nag-activate ang isang RCBO. So, kasi meron naman tayong ground. So, yung ground, simple, gagana yun kasi meron tayo. Tapos may tubig na pumasok sa bahay. Ito po ang garapon natin, mga loads. At tapos,
itong outlet natin, ilalagay natin dito sa loob. Yan. Yan, makita ba? Yan, ganyan. So, ang gagawin lang natin, siyempre, lalagyan natin ng tubig ito, mga lods. So, medyo palayo ko ang camera. Palayo para makita. Ah, yan. So, gagawin ko, lalagyan natin ito ng tubig. Tapos, naka-switch on. I-switch on muna natin ito. Yan. Tapos, susubukan muna natin. Ah, hindi ko na-plug itong ka natin. Ah, i-plug muna. I-plug ko muna. Okay. Okay, na-plug na. So, push button muna natin para makita natin. Okay. Gumagana po ang RCBO. So, i-switch on ko siya dito. Yan. Tapos, para makita sa mga kalodi natin na mayroon tayong supply na 220 po dyan, mga loads. So, para makita sa mga kalodi natin, yan, naka 200, oh, taas. 251 volts, yan, mataas po talaga ang DIO namin dito sa bahay. So, ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin ng tubig. Kapag pumasok ang tubig at nababasa yung ground natin doon, madetect yun sa RCBO. So, kailangan mag-shut off ang RCBO. Kapag namalayan yung may nakapasok na tubig sa bahay natin, mga loads. So, para mas maganda po, lalagyan natin ito ng indicator valve para makita natin mag-shut off. Lalagyan natin itong indicator valve. Kapag na-shut off ito, siya shut off ito. Kasi ilalagay natin siya dito sa load side para may indicator tayo para mas makita. So, i-shut off ko muna ang breaker. Yan, shut off. Ilalagay natin itong mga loads. So, i-switch on muna natin para makita natin na may supply na papasok sa valve. So, yan po, mga loads. Yan, umilaw. So, gagawin natin para mas makita po na gaano nag-protect ang isang RCBO. Lalagyan natin ng tubig. Ito po, tubig po ito, galing sa gripo. So, lalagyan natin ng tubig. Titingnan natin kung gaano ka-effective si RCBO. Siyempre, pag nag-shut off po ito, mawawala po ang supply sa valve natin. So, lalagyan natin ng tubig. So, mga loads, don't try this at home po, mga loads. So, for demo purpose lang. So, yan. Tingnan yung tubig dito. So, kinalang makaabot po siya sa butas. Oh, yan. So, yan po, mga loads. Kasi umabot siya sa tubig dun sa ground. So, yan po. Nadidetect ni RCBO. Kaya ito po, napakahalaga. Kapag bahay mo, bumabaha talaga at pumasok yung tubig, si RCBO po ang dapat mong gamitin. Para just in case, kung gabi po pumasok ang baha, anytime po, si RCBO kayang mag-protect. Tapos, may nakalimutan akong sabihin, kasi maraming nagtatanong sa channel natin, okay ba gamitin ang RCBO sa min breaker? O yan po, mga loads, ngayon, pag naging RCBO mo, min breaker, patay, shut off lahat ang bahay mo, mga loads, outlet, ilaw, lahat. Yan po ang kaibahan kapag ginawa mo min breaker po ito sa bahay. Kaya napaka-importante na branch mo lang ilagay para hindi masali yung ilaw o yung min mo ilagay. So lahat talaga, shut off bahay mo. So yung outlet lang sa branch ang ilagay mo. Padali mong malaman anong mga breaker ang nag-trip doon sa panel board. So ito, makikita mo agad na si RCBO nag-trip pala. So yan po. Ngayon, i-switch on natin. Kung papayag ba si RCBO na i-switch on natin. Oh, ayan po mga loads. Ayaw niya. Kasi may tubig talagang nakapasok sa bahay. Pero yung sinabi natin na i-off natin ang protection. So anong mangyari? So ang gagawin ko, i-off natin. Kasi may quit naman. So i-quit natin siya dito. Oh yan, naka-quit na yan mga loads. So i-switch on natin. Oh, yan po mga loads. Umilaw na siya ngayon kasi naka-off ngayon ang protection. So, yun ang ibig sabihin sa siguro ito yung dahilan. Para just in case na gusto mong i-quit ang protection, pwede mong mailaw po mga loads for purpose lang. Pero sa ganitong nangyari, may baha, kailangan mong huwag mong i-quit po mga loads. Dapat talaga naka-protection ka. So, ilagay natin sa protection. Oh, yan. Automatic po mga loads. Shut off. Kaya ibig sabihin doon mga loads, effective po gamitin ang RCBO natin kung sakali pong may bahang pumasok sa bahay natin. So ngayon po mga loads, para may basehan kasi may mga loads kaya tayong iba
na dapat subukan rin natin si MCB kung ano bang mangyayari doon. So for demo purpose na lang, sabihin natin naka-MCB lang ang gamit mo, hindi RCBO. So ilipat muna natin yung mga wiring dito, mga loads. So ayan po mga loads, so nalagay na natin. So MCB ngayon, susubukan natin. Tapos ito ra ang RCBO natin, yan, tinanggal na natin mga loads ang RCBO. MCB gamit natin. So ganun rin, susubukan natin kung papangsyon ba ang MCB sa ganitong paraan. Tapos i-switch on na natin itong MCB, so indicator light. So ayan po, makita nyo mga loads. So naka-ilaw at saka dagdagan pa natin ng tubig para mas effective ba. O ayan mga loads. O ayan, binuhos na natin. So wala. So umilaw pa rin ang lighting natin. So yan po ang yung mga MCB po na klase. So ang basic sa mga MCB, yun lang, short circuit at saka yung overload. Pero hindi katulad sa mga ganitong mga RCBO talaga. Mas effective gamitin. So ang RCBO po mga loads, pwede mong gamitin sa mga malapit po sa tubig. Rice cooker, yung electric stove, heater, sa mga shower sa heater natin, sa washing machine. So ito po magandang gamitin para safe na safe. Sakaling yung line 1 at line 2, naka-touch doon sa ground, automatic po. Kahit sa sahig, automatic po itong masashut off. Kaya napaka-importante po kung malapit pong babae ng bahay mo, mag-RCBO na po kayo mga loads. So yan. So bago po tayo magpaalam mga loads, nakalimutan ko na palang sabihin na Merry Christmas po sa lahat ng mga kaludi natin at sa lahat ng mga kasubscriber natin. At saka advance Happy New Year po sa lahat. Sana po naway ang lahat po ay nasa mabuting kalusugan po. Tapos paki-shoutout na rin natin ang gustong magpa-shoutout kasi may magpapa-shoutout na naman po sa atin. So shoutout natin, umpisa natin si Hans Silence Lods, magandang araw po dyan Hans Silence. At saka si Benjamin Mujica Lods, magandang Merry Christmas po dyan sa inyo mga Lods. At saka si, ito pa, shoutout natin, Electrical Foreman Nido Alumbres from, saka si Rogelio Oson Jr. Lods, Merry Christmas. At saka si Efrin Asuela from Negros Oriental Pamplona. Oy Lods, mayong adlaw ni mong dina sa Negros Occidental. O Merry Christmas. At saka last natin si Personal Memories from San Juan, Batangas. Lods, Merry Christmas po sa inyo. Saka shoutout na rin natin po ang mga member sponsor natin mga Lods, si Papa Bong TV, si Papa Zero, si Dario Daling, Ernesto Dipista Luna, si Edwin Pasco, si Roberto Valerio, si Lucky Galindis, si Dario Daling, Mountaineers TV, Rafaelito Bayato, si Yunil Kumainking, si Benji De La Torre, si Lorenzo Gibara, at ang huli natin si Axel Isons. Sa mga ka-member sponsor natin mga Lods, Merry Christmas po sa inyong lahat at saka manigong bagong taon po sa inyong lahat. So hanggang sa muli mga ka-Lods, at maraming salamat po sa panonood po dito sa channel natin.